ano ba ang conjugal partnership of gains batay sa batas? Ang conjugal partnership of gains, ang property ni husband, kay husband lang. Ang property ni wife, kay wife lang. Pero ang income, ang fruits ng property na yan, at yung mga properties na na-acquired from that income are considered conjugal property. Gains, conjugal gains. Ibig sabihin, gains, yung income lang. For example, may apartment si babae, may apartment si lalaki. Yung apartment, sa kanila yun, separate property yun. But yung rental, yung upa ng apartment na yan, are considered conjugal property. Paano yung upa na yan, bumili sila ng bagong bahay out of that upa, yung bahay na yan are considered conjugal property. Basta lahat ng property na na-acquire sa pamamagitan ng inyong shared effort, conjugal. Yes. Conjugal yan. Tapos yung income ng kanyang shared effort, conjugal din yan. Pero yung kanyang separate properties, still separate properties yan. Di ba, Kuya Mark, pag pumasok ka sa pag-aasawa, shared kayo lahat. Minsan kasi, nakaklarify, minsan nag-usap sila na conjugal property ha, but yung conjugal property mag-start yan 5 years from the celebration of marriage. Pwede mag-usap ganun? Pwede mag-usap. Pwede mag-usap sila na yung lahat ng properties na acquired ko nung binata pa ako, nung dalaga ka pa, sa atin yan, separate tayo. But nung nagkasal tayo, only those properties acquired after the marriage are considered conjugal. Pwede mag-usap na ganyan. Sa prenuptial? Sa prenuptial agreement pag-usapan yan. Anong, what should you prefer, Kuya Mark, dun sa options? Mas, o ikaw pagpipiliin? Mas maganda, absolute community. Wala lang prenuptial. Kasi two become one eh. Mm. Two become one. Yun ang preferred. Mas maganda ganun. Pero mahirap pag ano yun, pag nagkasuhan, di ba? Pero kung mahirap hatiin. Depende sa kung anong klaseng asawa ang pinakasalan mo. May mga asawa kasi na mabait, na pwede pagkatiwalaan. May mga asawa din na sobrang bait. Na kontrolin ka, yung problema na yan. Naku! So, kailangan, ang sagot sa tanong mo, depende kung sino yung papakasalan mo. So, moral lesson, dapat mo munang kikilalanin kung sino yung papakasalan mo para malaman mo kung may dapat pang pinuptial or hindi na kailangan ng pinuptial. Pwede, pero depende. Depende yan. Pero naman, paano naman, Kuya Mark, kung nag-getting to know each other stage kayo, eh, hindi mo pa nakita yung mga sintomas na ganun pala si Mrs. Ganun talaga. Pero of course, hindi lang si Mrs. may mga husband din na ganun. Oo. Noong panahon sa ligawan, mabait pa. Oo. Pag kasal, tumubo ang sungay. Iba na yung ugali. Oo. So, yun ang problema. So, then, mas maganda pa rin ang may prenuptial agreement. At least, sure ball kayo, Mark, na may usapan. Pero hindi naman ibig sabihin na wala kang tiwala sa asawa mo. You are just protecting the interest of your children and your future children. Kay Mark, sa mga batas abroad, naka-pattern din. Meron din bang ganun, prenuptial agreement? May mga ganun. In other countries? In other countries, mas open sila sa prenuptial agreement. Kasi, of course, kasi sa ibang bansa kasi, normal ang divorce doon. May isang tao doon na 5 beses nag-divorce, 7 beses nag-divorce, so 7 yung naging asawa niya. So ang tanong dyan, paano yung mga property nila? So lalo na yung mga billionaires, mga mayayaman sa ibang bansa, so kailangan talaga nilang prenuptial agreement para ma-identify kung saan mapunta ang properties, lalo na pag may mga anak sila sa mga legitimate children sila or illegitimate children to protect the interest ng kanilang mga anak, mas maganda may prenuptial agreement. Kuya Mark, pwede bang magkasundo yung mag-asawa na ibigay yung lahat ng property nila? Halimbawa, wala silang anak. Yung conjugal property nila, ibigay po nila sa charity institution. Yes, pwede yan. Pwede naman gawin nila yan kasi they own the property. So if they own the properties, nagkasundo sila. If they, part of the right of ownership is right to dispose. Mm. Ownership, right ng ownership ng owner is the right to dispose. So pwede nila i-dispose kung gusto nila. Right nila yan, decision nila yan. As long as magtira sila sa properties, enough for them to survive. Alright. Ano po bang separation of properties regime? Batay sa batas. Ang separation of property, ang kay husband lang. Kay wife lang. Ibig sabihin, kanya-kanya system sa property relationship. So yun ang tinatawag na complete separation of properties. Naku. Po, nag-asawa ka pa kung ganun ang arrangement, Kuya Mark. Pero may mga ganun eh. May mga sigwista. Tsaka, parang gagana ito, Kuya Mark, kung paras kayong may kaya. May kaya. Diba? Kanya-kanya system. For example, ikaw, bilyonaryo. Ang babae, bilyonaryo din. Pero ang magandang pinaptial agreement para sa akin, mas maganda magkasundo kayo na lahat ng properties before marriage, kanya-kanya.
But after marriage, conjugal property na. But at least, makita doon na kung may nabili kayong properties during your marriage, ibig sabihin, dahil sa sipag nyo yan, hindi dahil kay nung mayaman ka sa pamilya mo, may ipon ka nung dalaga ka pa, nung binata ka pa, mas maganda, may prenuptial agreement. But ang prenuptial agreement, it only affects future properties. With respect sa present property, yung mga prior property na binata ka pa, mas maganda, complete separation. Mm. Pwede ka na, pwede magkasundo ang magkasawa? Pwede nga rin, Kuya Makano, kasi pag, for example, si lalaki, dineclare ko, ito yung assets ko ha, bago tayo magpakasal, 1 billion. Oh, 1 billion. Ah. Oh. Tapos, sa'yo, sa aking babae, 1 billion din. Oh. Tag 1 billion sila. Eh, pag tapos silang magkasal, yung income nila na together, Yun ang conjugal. Conjugal. For yung 1 billion nila, complete separation. Pwede ganun. Pwede combination ng complete separation of property and absolute community of property. Pwede magkasundo ang mag-asawa. Mm, at least, Kuya Mark, pag nagkasuhan, pag gumantong doon, worst comes worst, safe yung 1 billion nila. So, ang pag-uusapan nila, yung income nila after the celebration of marriage. Eh, mag-aaway na naman yon. At least, yung income nila bago sila nag-asawa, hindi na kasama sa pagtatalunan. Oh, hindi na kasama. Kasi, complete separation na yun. Based on experience mo kayo, Mark, ano bang kadalasan ng mga laman ng prenuptial agreement na na-encounter mo po in your practice? So isang kaso na hawakan ko, may yung lalaki, dalawa ang asawa niya. Yung may first marriage at second marriage. Ang ginagawa ni lalaki, gumagawa ng prenuptial agreement na yung sa properties niya, sa first marriage niya, safe yun, sa mga anak nila yun. Mm. Then yung mga properties na acquired niya during second marriage, yun lang ang magiging conjugal property sa second marriage. Oh, pero pwede yun. Pwede ka doon. Ganun na, no? So, pwedeng combination ng absolute community and complete separation of property. Pero, alam ng first and second wife na dalawa sila? Alam nila, of course, naanal na yung first. Naanal na yung first. Okay. So, para to protect the interest ng first family, first ang ginagawa, gumagawa sila ng prenuptial agreement na only the properties acquired 5 years after the celebration of marriage. May nakalagay ka 5 years eh. Mm. So ibig sabihin, lahat ng properties mo siya, nagpakasal na siya sa second wife niya, complete separation pa rin yun. But after 5 years, doon pala mag-start ang conjugal property. Mm. Pero, Kuya Mark, marami din talaga siguro sa mga kaso ngayon involves yung sa hiwalayan, yung paanong hatiin yung pera, Kuya Mark. Diba? Kung may hatiin. Kung may hatiin, yun problema. Paano kung wala hatiin? So, irrelevant itong pinag-usapan natin kung wala hatiin. But ang tanong dyan, paano kung may hatiin? Doon papasok itong mga pinag-usapan natin ngayon. Common to sa mga overseas Filipino worker eh. Yes, si lalaki nandun sa ibang bansa. Tapos si babae nandito. Mm. Tapos, nakabili sila ng bahay. Mm. Naghiwalay sila. Bang! Salva po ang bahay. Yan. Sino ang may karapatan? Kung naghiwalay siya, na-annul na, tapos yung lalaki, nagpakasal ng pangalawa. Saan mapunta ang mga properties? Anong protection sa first family niya sa mga anak niya na legitimate children? Paano naman kung may anak siya sa second wife niya? So ano naman protection niya sa legitimate child niya sa second family niya? So yun ang ma-applicable, itong tinatawag na prenuptial agreements. Kaya mahalaga po na may prenuptial. Huwag niyo i-take in for granted. Yes. But actually, itong prenuptial agreement, relevant lang itong prenuptial agreement kung may paghatiin. Paano yung prenuptial agreement kung wala namang paghatiin? Kasi, for example, si lalaki, walang trabaho. Si babae, walang trabaho din. So ano pinag-usapan natin dito? Wala. Wala. Di ba? But kung for example, mayaman si lalaki, mayaman si babae, or kahit si lalaki lang mayaman, si babae hindi. Kailangan ng prenuptial agreement. Bakit? For example, kumikita si lalaki ng 1 million to 5 billion pesos a month. Ayan. So malaki. May-ari ng power plant. Halimbawa, billion a month. Lupit, ha? Tapos si babae, ang kita niya 10,000 pesos a month. So very, ang layo ng gap. Lugi. So, but under the law, si babae, pag pinakasalan niya yung 5 million income a month, 50% share ni babae. So anong gagawin niya? Mm. So that's why may prenuptial agreement para to protect the 5 billion interest. A 5 billion income ni lalaki, then si babae, maintain lang yung 10,000 a month, then si lalaki, maintain yung 5 million a month. But of course,
pag-usapan din doon ang kanilang mga obligations sa kanilang mag-asawa, sa kanilang anak, so anong gagawin nila. Pwede rin yan, but hindi naman ibig sabihin na pag may prenuptial agreement ka, valid na yan, wala ka ng tiwala sa asawa mo. You are just protecting the interest of your descendants. Paano kung nagkahiwalay kayo? Tapos, may anak kayo sa first marriage. Tapos, nanganak ka sa second marriage mo. Nanganak ka sa third marriage mo. Anong gagawin mo doon? So, saan mapunta yung mga properties mo? So, mas maganda na may prenuptial agreement. Alright. Kuya Mark, may prenuptial. Meron bang post-nuptial agreement? Bawal. Bawal ang agreement during marriage. Kailangan pag property relationship ang pag-uusapan, kailangan always before the celebration of marriage. Pre-nuptial. Kung gusto mo na mag-usap na during marriage, kailangan ng approval ng court. Ito yung tinatawag na judicial separation of properties. Alright. Bawal, ha? Yes. Kasi alam mo, Kuya Mark, baka may mga mag-asawa dyan na magdada-moves. Oy, meron tayong prenuptial. Dapat meron tayong post-nuptial agreement. Walang post-nuptial. Yung walang mga ganun. Post-nuptial na yan, hindi pwede agreement yan. Kailangan ipa-approve sa court yan. Mag-file ka ng petition sa court for the judicial separation of property. Parang ganun. That is part of the, yung tinatawag yan na hindi na agreement. Kailangan approval na sa court pag during the celebration of marriage. Alright, mabuo nga Kuya Mark ang ating usapan. Lalo na doon sa mga mag-asawa na may paghahati ang mga property. Kuya Mark, ano ba ang mga moral lesson na mai-impart mo sa ating mga kababayan? Ang moral lesson with respect sa marriage, don't forget, ang kasal hindi lang about pag-ibig. Ang kasal hindi lang about relationship ang pinag-usapan dito. Hindi lang custody sa bata, support sa bata. Kasama din doon ang property relationship. Kasi sabi ko nga, in marriage, two become one. So dapat, bago ang kasal, pag-usapan nyo na kung ano yung property relationship nyo. Of course, hindi naman ibig sabihin na wala kang tiwala sa asawa mo kung may prenuptial agreement kayo. Ang ibig sabihin doon, gusto mo lang protektahan ang relationship ninyo na hindi kayo mag-aaway-aaway dahil sa property. Pangit kasi pakinggan, nag-aaway-aaway kayo mag-asawa dahil sa property. So mas maganda, ngayon pa lang na hot yung pagmamahal ninyo, hindi pa kayo kasal, kailangan pag-usapan niyo na para at least it will make your marriage relationship longer and it will last.